Mainit nga na shooting ng team ng Golden State Warriors, mga idol, ay nagbigay sa kanila ng 30-point win against the Grizzlies. 142-112 ang naging final score natin. At syempre, sino pa ba ang aasahan dyan kung hindi ang big three ng Golden State, ang kanilang splash trio, Stephen Curry, Jordan Poole at Klay. Curry 30 points, 6 assists. Itong si Jordan Poole with 27 points and 2 assists. Itong si Klay Thompson naman, mga idol, 21 points and 9 rebounds. Jonathan Kuminga, first start niya, mga idol, talaga namang nagpakitang gilas. 18 puntos agad, 8 out of 10 sa field. At para naman sa team ng Memphis Grizzlies, Ja Morant with 34 points and 7 assists. Ito nga si Desmond Bane ay may 16 points lamang. At sa game 3 matchup ngang ito, mga idol, ay napakaraming kontrobersyang naganap. Isa na nga dyan, mga idol, ay ang paghilang nga daw neto ni Jordan Poole sa tuhod nga ni Ja Morant na nag-cause nga daw sa kanya ng injury. Yan, mga idol, ang mga akusasyon ng Grizzlies fans. Pero ayon nga dito kay Jordan Poole, mga idol, hindi niya nga daw alam na nangyari yun. Nung sa post-game interview ay pinanood niya pa nga yung sinasabi nila at binibintang dahil wala nga daw siyang idea sa mga sinasabi nila. Pero nung napanood niya nga, mga idol, sinabi niya na hindi nga daw to intentional. Nirerespeto niya nga daw ang mga players at ayon niyang may nasasaktan. Pero itong si Ja Morant, mga idol, ay iba ang pananaw dito sa play na ito. Nag-tweet nga siya, mga idol, broke the code. Yan nga ang mga mismong sinabi ni Coach Steve Kerr, mga idol, matapos nung ginawa ni Dillon Brooks dito kay GP2. Ito nga ang birada, mga idol, ni Ja dito kay Coach Steve Kerr. Parang ang pinapalabas niya nga dito, mga idol, ay pasabi-sabi pa itong si Coach Kerr ng broke the code. Eh ang player niya rin naman ay ganun. Yan nga, mga idol, ang pag-throw ng shade na ito ni Ja Morant, mga idol, kay Coach Steve Kerr, pati na rin kay Jordan Poole. Pero mga idol, after ilang minuto ay dinelete niya rin ang kanyang tweet na ito. At para naman sa kanilang coach na si Tyler Jenkins, mga idol, sa tingin niya intentional na ginrab ni Jordan Poole at ni Yank nga daw yung tuhod neto ni Morant. Pero kayo, mga idol, ano bang opinion nyo? Sa tingin nyo ba sinasadya ito ni Jordan Poole or hindi? Komento nyo lamang, mga idol, ang inyong mga opinion. At sa ating next balita naman, mga idol, ay pag-uusapan nga natin ang plano ng Lakers sa pagkuha nga nila ng kanilang next coach. So far nga daw, mga idol, si Terry Stotts, etong si Darvin Ham, si Adrian Griffin at si Mark Jackson ang apat na candidate ng Lakers. Pero hindi pa nga natatapos sila dyan, mga idol. Hinihintay pa nga raw nila ang magiging desisyon neto ni Doc Rivers pati na rin ni Quinn Snyder sa offseason kung sila ba'y aalis na sa kanilang team at lilipat na. Nag-interview na nga sila, mga idol, ng mga experienced assistant coach pero ayaw pa nga nilang mag-settle doon at gusto nga rin nila ang mga experienced head coaches na si Doc Rivers at si Quinn Snyder. Pero kung kayo nga, mga idol, ang tatanungin, sino ba sa tingin nyo ang nababagay na head coach na itong team ng Lakers? Komento nyo lamang, mga idol, ang inyong mga opinion. At yan na nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Paraming salamat sa inyong panonood. Bye!